Hello, welcome to Libra Philippines. So, reading po ito for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates, guys. Hindi ito mag-resonate sa lahat kasi hindi po talaga natin makukuha lahat ng energy ng Libra sa mundo. Kung gusto mo, pwede kang magpa-personal reading kay Jing Tarot Reader. Siya ay pwede magbigay ng personal reading sa'yo. Okay, so let's start your reading. This is for the sign of Libra. Let's start. What we have here for Libra. Yung TikTok ko po, Unicorn Princess Tarot, feel free to check it out. Anong meron sa ating mga Libra? One last shuffle. Okay, thank you spirit guides, angel guides para sa ating mga Libra. For Libra, this is love reading, by the way. Take only what resonates. Okay, you do have here the Ace of Cups. Five of Cups is here. Six of Pentacles. Knight of Swords. Sa nakikita natin with the Five of Cups, yan, that's water sign. Wait lang guys, ayusin ko lang yung ilaw. Cancer, Scorpio, Pisces energy. Also with the Ace of Cups, nakikita natin sobrang nalulungkot or nasasaktan ka ngayon. Maaring may person, no, na sobrang iniisip mo tong taong to and maaaring matagal ka nang naghihintay para sa kanya. And or maaaring naghihintay ka dito sa taong ito dahil with the Ace of Cups, sobrang mahal mo siya. With the Knight of Swords, I feel like gusto mong umaksyon or gusto mong pumunta or gusto mong ituloy or magkaroon nang sa katuparan itong connection na ito with this person, with the Six of Pentacles. And I feel like for now, ikaw mismo kailangan mo ng tulong eh. Maaring nasa isang sitwasyon ka na parang pwedeng hindi ka masaya. I feel like yung iba sa inyo pwedeng nagising ka dito sa connection ninyo ng person mo na ito, kaya na-realize mo, ay gusto kong ituloy ang connection na ito. Maybe in the past, hindi ka ganun ka-invested dito sa connection mo with this person. Maaaring in the past, ikaw yung malayo or maiwas, mailap, or maaaring ikaw yung lumayo dito sa person na ito. But now, you want to have a chance with this person. Alamin natin yung energy ng person na ito. Sino ba tong person na tinutukoy natin dito? For the sign of Libra, please, for guys, angel guides. For the sign of Libra. Shuffle. Okay, thank you spirit guides, angel guides. Anong meron sa ating mga Libra? Yung personal Libra, you do have here the Nine of Cups. Could be dealing with the water sign. King of Pentacles. Five of Pentacles. Clarify to Five of Pentacles. Six of Cups. Could be someone in the past. There's an energy na parang hindi siya, might be hindi siya okay nung past. Or might be ito yung naging reason mo in the past kung bakit umiwas ka dito sa taong ito. Because you see this person na parang walang patutunguhan ng buhay niya. Maybe you see this person as someone na, sabihin na nating mababa or bumaba ang tingin mo dito sa person na to, or maybe you feel like
walang mangyayari dito sa person na ito. Medyo, sabihin na natin, medyo might be, may mga naging decision itong person na ito in the past na naging dahilan para maging ma-turn off ka sa kanya or mawala yung interest mo sa kanya. But I'm seeing now a person na very successful with the King of Pentacles and the Nine of Cups. Might be nabaliktad na yung sitwasyon niya noon. And with the Six of Cups, itong person na ito is, I feel like, alam mo yung emotions na nararamdaman niya sa'yo or nararamdaman niya para sa'yo dahil maaaring siya yung nagpakita ng motibo, nagsabi sa'yo ng kanyang emotions, inexplain niya sa'yo kung ano yung nararamdaman niya para sa'yo. And you do have the Strength card, so might be nagkaroon ng courage itong person na ito to tell you honestly kung ano yung kanyang emotions for you. Naghintay din siya ng matagal bago niya sabihin ito, and I feel like maaring sinabi niya sa'yo ito kung kailan may mapapatunayan na siya. Okay? And what is the emotions here? What is the emotion here? Emotions, pag-usapan natin yung mga emotion nyo sa isa't isa. Ngayon, sa present moment. Spirit guides, angel guides, for the sign of Libra. Take only what resonates, guys. Kung hindi ka nakaka-relate sa mga sinasabi ko, maaaring hindi para sa'yo ang reading, huwag mong ipilit. You do have here the 6-7 of Cups, the Sun, 3 of Cups, 4 of Swords. Kukunin ko na rin sa side ng person na ito. Ace of Swords is here. Four of Wands. Two of Swords. Gusto ko i-clarify pa itong Four of Swords. What's with the Four of Swords? The Wheel of Fortune, and clarify the Three of Cups, Page of Pentacles. We do have the Ace of Swords and the King of Cups. I don't know if you're dealing with someone na may karelasyon na with the Four of Wands. And then you're thinking na hindi para sa lahat, ha? Pero meron ditong iniisip na gusto kong magtuloy yung connection namin ng person na ito, eh. Sana mawala na yung person niya. In a way, yung iba pwedeng to the point na iniisip mo sana mamatay na yung person niya. You know? That's weird. Pero may ganun talaga, eh. May ganun ako message na nakukuha. Kasi maaaring ito yung kita mong pagbabago na mangyari. Magkakaroon ng malaking pagbabago sa inyo kung mangyari yun. I mean, itong taong ito, na-realize mo siya yung makakapagpasaya sa'yo. Although may mga bagay na nasa harapan mo ngayon na nakakapagpasaya naman na sa'yo ngayon. Pero may kulang, alam mo yun. May feeling na parang gusto ko pa rin magkaroon ng reconciliation sa amin itong person na ito. Sabihin na natin, oo, malungkot ka, pero at the same time, masaya ka sa mga nakikita mo, sa mga material na bagay or nasa harapan mo ngayon, pero may kulang, eh.
maaring tinanggap mo na nawala na itong person na ito, yun nga, pwedeng nakipag-connect or nakipag-relasyon na siya sa iba. Pero with the Wheel of Fortune, nandun yung paghahangad mo pa rin na sana magkaroon ng isang malaking pagbabago sa connection namin. Na kung yung person mo nga ay in a relationship, sana mamatay na yung person niya. Na hindi mo naman pinapanalangin, pero nandun yung, alam mo yun, sana mangyari pa rin. That's weird, no? Alam mo, tagal ko nagre-reading, medyo na-weirduhan lang ako dun sa messages dito. This part right here is, weird talaga for me. And with the Ace of Swords, and the Ace, you do have your Ace of Swords, and at the bottom of the deck, nandito rin yung Ace of Swords para sa'yo. Yeah. And I'm feeling like pareho kayo na nag-iisip pa rin naman sa isa't isa. Now, although with the Two of Swords, itong person na ito, nagkakaroon ng separation sa inyong dalawa. Sa ngayon, whatever is in her life, in his life, babae man or lalaki, bakla man, or tomboy, LGBTQIA+, ayan, lahat yan, lahat ng gender. Nakikita natin dito na parang, okay, may separation sa atin. Yung person na ito, kung ano yung stable sa buhay niya ngayon, andun yung focus niya. Okay. So, gusto mong malaman kung anong emosyon niya, well, sinabi naman na niya sa'yo. And, hindi naman na yung kailangan ulit-ulitin, but yun talaga. Kung ano yung sinabi niya sa'yo in the past, regarding doon sa kanyang emotion, the last time na pinag-usapan niyo yung tungkol sa emosyon, yun pa rin yung nararamdaman ng person mo ngayon. Okay? Walang pagbabago. What will happen in the future for the both of you? Ngayon lang ako nakatikita na talaga ng reading na napaka-weird talaga. You do have the Chariot and the Six of Wands. King of Wands. Eight of Swords. By the way, nakakarinig ako ng word na, alam mo yun, nauuso kasi yung word na mekos-mekos. So, I don't know kung recently lang nanood ka ng mga may ganun-ganun na word or ikaw mismo yung gumagamit na nung term na yon. Maybe as a joke or whatever. And this could be a reading. Pwede rin namang hindi. Or maybe you do love cooking. Ayan, maybe nahilig ka magluto. This could be a reading. Tell me, please, for the future of Libra. Hindi to para sa lahat. Uulitin ko lang, hindi para sa lahat. Actually, it feels like a personal reading kasi napaka-detalyado ng mga messages na nakukuha ko. So, might be napaka-konti lang sa inyo talaga ang makaka-relate or makaka-connect dito. For the future, for Libra. Five of Cups. Page of Swords. Nine of Pentacles. Seven of Pentacles. Eight of Pentacles and Seven of Cups. Actually, in the future, nakita tayo ng success. Financially, material na bagay, success para sa person mo. With the Page of Swords, I don't know, it feels like I can see na yung iba sa inyo pwedeng ang pinaka boundary or hadlang sa connection ninyo in the future is maybe regarding a child.
or someone na isip bata. I don't know. It feels like a childlike energy, so maybe it's a literal na bata. Yung nagiging hadlang sa connection na ito, or literal na isip bata. Okay, alin man nun. But, I'm feeling like with the Five of Cups, this is your person. Naghihintay pa rin siya. Ito yung malungkot para sa person mo kasi, oo, there's success financially, material na bagay, pero emotionally, there's a lot of longing, paghahangad. Kasi maaaring sinabi naman na niya sa'yo in the past, yung emotion niya, kung ano yung naging emotion niya, and might be sa dami na nangyari, but ganun pa rin yung emotion niya para sa'yo. The energy is like, financially, boom, alam mo yon, maganda, successful, pero emotionally, ang daming hinahanap, ang daming gustong mangyari, ang daming kahilingan. On the other hand, sa iyong side naman, I can see a lot of action. I feel like if you're single, medyo kailangan mo mag-ingat, no? Because you will be trapped in the near future, no? May maaaring ikaw ay matrap sa isang situation na magkaroon ng malaking pagbabago sa buhay mo, sa nangyayari sa iyo because of this pangyayari na marami ang nakikita natin. Alam mo 'yon, yung marami akong nakikitang dahilan para hindi mo 'to gawin. Yet maaaring gawin mo. And then ito ay maging dahilan para ikaw ay matrap sa isang sitwasyon na maaaring hindi mo gusto. Pero parang wala ka ng choice. And so for some of you it's like maybe a marriage or relationship or a, like maybe pwedeng ikaw ay mapikot yung iba sa inyo. So ikaw ay pinag-iingat. Like mag-isip-isip ka muna. You do have your the tower. So pwedeng ito rin yung maging dahilan kung bakit magdudulot ng kalungkutan para sa person mo. Dahil maaaring malaman niya yung sa bagay na ito. So kailangan mong magdoble ingat. Like, huwag kang basta-basta pumasok sa isang sitwasyon na hindi mo naman talaga sure kung gusto mo. Nakakita tayo ng malaking obligasyon para sa'yo. So, lalo na kung ikaw ay lalaki, you know, kasi maaaring ikaw talaga ay mapikot. So, mag-ingat. Sa connection ninyo, I can see possible na in the future, nandun yung paghahangad mo na makapag-travel. Maybe to see this person. Para ma-meet mo itong person na ito. Your soulmate. And, I don't know. Medyo mahirap para sa'yo. Lalo na nga kung ikaw ay matatrap sa isang sitwasyon na hindi mo gusto. So, mag-ingat ka. Yun yung pinaka-advice. Yeah. Hanggat maaari, umiwas ka. No? So, yun lang. Thank you for watching. Sana nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel. Unicorn Princess Tarot, Madam P TV, Virgo Philippines, Tapit Hapon TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs, Libra Philippines. I love you all. Thank you for watching and bye-bye.